Pinutulan ng Cebu Archdiocese Social Advocacies ang nakatagdang pagputol sa nasa 740 na mga puno sa Poro Isla ng Camotes sa lalawigan ng Cebu para sa isang road widening project. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu News Team, kay Janel Perfecho, ang program coordinator ng Cebu Archdiocese Social Advocacies, sinabi nito na sa pagtatapos ng Laudato Week ay nanindigan ang simbahan sa pakikiisa sa mga parokyano sa Santo Niño Parish sa Poro Camotes Island sa kanilang kampanya laban sa pagputol ng mga puno. Inihayag ni Janel na base sa mensahe ni Pope Francis sa Laudato Week, sinasabing dapat pakinggan ang mga daing ng inang kalikasan at ang daing ng mga duka na siyang maapektuhan sa pagkasira ng kalikasan. Binigyang diin ito na ang tungkulin ng mga Kristiyano na pangalagaan ng kapaligiran na siyang mahalaga para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Anya na ang pagputol sa mahigit 700 na mga puno upang bigyang daan ng isang road widening project na pinunduhan ng Cebu Provincial Government ay hindi lamang nakakaabala sa mga local ecosystem, ngunit nag-aambag din ito sa pandaigdig hamon sa kalikasan tulad ng climate change at pagkawala ng biodiversity. Nilinaw naman ni Perfecho na hindi tutol ang Cebu Archdiocese sa pag-unlad, ngunit kailangan di umano na ibalanse ng gobyerno ang economic development at environmental protection. For us, Cebu Archdiocese Social Advocacies, we are again confronted with this kind of problem, environmental problem, yung nangyayari ngayon sa Poro Camotes, kung saan may hinaharap sila ngayon, no, itong road widening kahoy, no, na maputol. The parishioners headed by their parish priest, Father Joel Bonza, MSC, na sa pag-utos itong klase na pag-destroy sa environment. Una nito, nagbigay na ng go signal ang Cebu Provincial Government na putulin ang mga puno na nakaharang sa kanilang road widening project sa Poro Camotes Island sa kabila ng mga petisyon ng mga Purohanons at parokya ng Santo Niño Parish. Ngunit nilinaw ng kontraktor at ng kapitolyo na hindi aabot sa 740 na mga puno, ngunit nasa sandakot na lang ang bilang ng mga puputulin. Tiniyak naman ni Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia na walang punong puputulin na walang tamang katwiran at maingat nilang isaalang-alang ang mga batas at regulasyon. Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Kanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!